Hello mga kaka-YouTube, no? Nandito tayo ngayon sa Linet Homes dito sa Tansa. Ay bibisitahin natin ang Hylis Bantry, no? May nagtatanong, pwede ba ang rabitan sa indoor? So, tingnan natin ang rabitan ni Angelo. Hello po, Nay. Good morning. Ito, ayan. Oh, so, lit lang, no? Bilis lang. No? Nandito na kagad tayo sa rabitan. So, ngayon, tingnan natin ang ano. So, ang kasya dito ay 17 heads ng rabbit, no? Pero sabi niya, pwede pang madagdagan at dumami to, no? Pwede pa nating anuhin. So, tatanungin natin kung mahirap ba. So, ang paglinis daw dito is madaling araw, no? So, umaga pa lang, no? Gigising siya para linisin yung pupo sa kaihit, lalagay dyan, no? Tapos tatapon na lang dun sa tapunan. So, ganyan lang. So, indoor, pwede. Pwedeng pwede, no? Mabaho, pag masipag ka, hindi. No, dito wala ako naaamoy, no? So nilalagyan niya rin to ng wood vinegar, i-spray yan. No? Tapos ayan, yung mga rabbit niya, gaganda, no? So Hylis Bantry, no? Ang pangalan ng rabitan ng ating kaibigan at ayan. So indoor, no? Take note, indoor, no? At hindi siya yung katabi lang ng bahay, no? Kundi nasa loob ng bahay, nasa loob nga ng kusina, eh. Kusina nga 'to, eh. No? Pwede kang mag-start, no? Tapos may thermometer din dito na mo-monitor niya, no? Ganun din. Tapos pag mainit na mainit, may electric fan din na siya nilalagay, no? So well ventilated dapat, no? Tapos yung liwanag niyan sa bubong lang naman na ano 'yan, yung kulay puti. So, ang ganda. Ang gaganda ng setup. So, maliwalas, hindi maamoy, no? Hindi mabaho. At, ayan, may kids pa. At, nag-aano siya, no? Marami to dati, kaso nabenta na yung mga maliliit. No? So, tara, labas tayo. Pakita ko ulit. Nay! So, ayan na po ang kanyang labas. Bye-bye.